Nag-uusapan nga itong si Court at pinagmintingan sa loob nga ng Kingston dahil na rin sa kanyang desisyon na piliin nga itong si Lilith at kinampihan. Hindi ito maganda para sa kanilang firm dahil nga maapektuhan ang mga tao, ano na lang ang magiging tingin nila kung bakit kumalaban ang isa nga sa nagtatrabaho sa kanila. Kaya nga dumating sa punto na pinapapili na nga siya kung trabaho ba o itong si Lilith. Hindi umano niya dapat pagsabihin ng dalawa, lalo't makaka-apekto ito sa kanyang work. Kung kaya to lang nagawa itong si Court, kundi kausapin nga itong si Lilith. Hindi man niya gusto na iwan itong sa ere itong si Lilith, ngunit si Lilith ang nagdesisyon. Ayaw din niya na maka-apekto at makasagabal siya sa trabaho nitong si Court. Ni Lilith na maging sa kanyang trabaho ay pag-iinitan nga itong si Court. Kung kaya't maigi na rin na lumayloyo siya kay Lilith, nang sa ganun hindi maapektuhan ang kanyang pinagtatrabahuan at ang kanyang trabaho. Sa kabilang banda, magkausap naman itong si Attorney Renan at itong si Era. At dito'y mahalata ni Attorney Renan na itong ang si Era ay hindi nakikinig sa kanya. Tela napakalalim ng kanyang iniisip, kaya nagtanong siya. Dito nga ay sinabi nitong si Attorney Renan Allen kung paano nga ba siya matutulungan kung itong si Era ay hindi na naman nakikipag-cooperate. Para lagi itong tulala at lamalalim ang iniisip. Paano nila masosolve ang kaso kung ganun siya? Dito naman nagsalita itong si Era at sinabi niya na appreciate umano niya ang lahat ng ginawa nitong si Renan Allen, kung saan mabigyan ng justice ang kanyang inang si Meredith. At nakita niya kung paano niya ginawa ang lahat para lamang makulong itong si Lilith. Ngunit sa kanyang napapansin ay hindi pa rin siya masaya, hindi pa rin tuluyang nakuha ang kanyang gusto. Ang gusto niya kasi ay talagang magbabayad itong si Lilith. An eye for an eye. Hindi umano sapat na nakulong lamang itong si Lilith. Gusto niya ay mawala ng tuluyan itong si Lilith. Gusto niya ay buhay din ang ipapalit ni Lilith dahil sa kamatayan ng kanilang ina. Doon lamang siya mapapanatag. Hindi nagustuhan ni Attorney Renan ang kanyang mga aksyon. At kahit nga anong sabihin itong si Renan Allen at kahit anong gawing payo niya ay hindi nakikinig si Era sa kanya. Talagang gumagawa siya ng sarili niyang desisyon. Napakadominante nitong si Era. Na para bang alam niya na talagang si Lilith ang pumatay gayong wala naman siyang kasalanan, nadidiin at napapahamak ang kanyang kapatid sa kanyang maling mga desisyon kung saan naniniwala siya agad kay Evelyn. Sa kabilang banda, hindi madali ang pagdadaraanan nga nitong si Lilith sa loob ng kulungan dahil sa napakatapang ng mayoran na naroon sa kanilang selda. Hindi siya makakalagpas sa pangbubuli ng mga ito. Pinag-iinitan siya lagi at pinagtitripan. Wala siyang magawa kundi tiisin na lang ang mga ito. Ngunit mas lalong titindi ang kanyang paghihirap dahil na rin sa mga plano nitong si Era. Kasi ng kulungan ay magkakaroon ng riot at dito ngay magdadamay itong si Lilith at siya ay masasaksak. Samantalang itong si Tinang ay kinakabahan na nga. Talagang nararamdaman niya na may kakaibang nangyayari kay Lilith. Maya-maya ay biglang may tumawag sa kanya at sinabi sa kanya na nasaksak nga itong si Lilith dahil nadamay sa riot. O kaya ang mararamdaman at magagawa nitong si Tinang sa oras na matuklasan niya na walang ibang may pakananon kundi itong si Era kung saan hindi matahimik at hindi mapalagay. Hindi pa sapat sa kanya na nakulong itong si Lilith kahit wala naman itong kasalanan. Gusto pa nitong mawala ang buhay nitong si Lilith. Kalaunan ay pagsisisihan din niya ang mga ginagawa niya sa kanyang kapatid na si Lilith.